Magandang araw po sa inyong lahat mga kastorya. Ako po ang inyong Papa Dudut. In-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang aking isa pang YouTube channel, ang Papa Dudut Vlogs. Suportahan niyo po ang mga everyday vlog ni Papa Dudut sa bagong channel na yan. Ngayong episode na ito, madalas ang pagmamahal ay nagbibigay sa atin ng magandang alaala na maaari nating dalhin hanggang sa pagtanda. Mapait man o maganda ang kinahihinatnan ng isang relasyon ay nagbibigay po ito ng aral sa ating buhay. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay nagdudulot ng kabiguan at nagre-resulta upang sirain natin ang ating mga sarili at mga taong minsan nating minahal. At sa huli, ang ganitong klaseng pag-ibig ay nagiging dahilan upang mapalapit tayo sa kapahamakan. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Lenlen, 26 na taong gulang at patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Isa akong data analyst sa paggawaan ng baril na matatagpuan sa Maynila. Madalas kaming makinig ng mga ganitong klase ng programa sa radio at YouTube. Ito ang libangan namin sa opisina habang abala sa kani-kanilang ginagawa. Hanggang sa mapadpad nga kami sa iyong YouTube channel at sa tuwing makakapakinig kami ng mga kwentong katatakutan, ay nagkakaroon ako ng lakas ng loob para ikwento ko ang aking karanasan. Sisimulan ko ang aking kwento sa panahong lugmok na lugmok ako sa aking buhay. Buntis ako noon at hindi tanggap ng nanay ko ang ex kong Simon. Kaya't napagdesisyon na namin na maghanap ng maupahan sa malayong lugar upang maitago sa aming pamilya ang aking sitwasyon. Third year college ako noong aksidente niya akong mabuntis, kaya nahinto ako ng hindi inaasahan sa aking pag-aaral. Factory worker naman ang aking ex-partner noon, kaya nakayanan namin na mangupahan. Kaso pangkabi siya, kaya't madalas akong naiiwang mag-isa sa bahay. Nang mga unang buwan ay maayos naman ang lahat, pero hindi ko maintindihan dahil parang unti-unting nagbago ang ugali ng asawa ko noong nagsasama na kami, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagsawa na ba siya sa akin. Basta ang alam ko ay hindi na siya tulad ng dati. Siguro totoo rin na malakas ang instinct ng mga babae. Sa tuwing uuwi siya ay nagiging madalas ang pagtatalo namin. Mabilis na umiinit ang ulo niya kapag tatanungin ko kung saan siya galing bago umuwi. Ang pasok niya kasi noon ay 9 PM to 6 AM, pero umaalis siya ng 5 PM at uuwi naman ng 1 PM. Halos hindi na kami nakakapag-usap dahil ang gagawin na lang niya ay kakain at mag-aasikaso para pumasok. Aaminin ko na nagkaroon ako ng insecurities dahil sa naging pakikitungo sa akin ng ex ko that time. Madalas akong umiyak at may times na naisipan kong magpakamatay kasama ang bata sa aking sinapupunan. Pero isang katok ang nagpabago ng lahat ng mga panahong yon. Isang katok mula sa taong hindi ko inaasahang makikilala ko. Sino yan? Tanong ko habang nagliligpit ng mga damit. Sumilip ako sa may bintana para tignan kung sino ang kumakatok. Pero hindi ko masyadong maaninag ang itsura nito sa bintana dahil masyadong nakakasilaw ang sikat ng araw. Dahil umaga naman at mukhang hindi naman gagawa ng masama, ay pinagbuksan ko ito ng pinto. Bumungad sa akin ang isang lalaki na nasa early 60s. Sa edad niya ay masasabi kong active siya sa pag-exercise dahil kitang kita ko sa kanyang magandang katawan yon. May pagkasingkit at katamtaman ng tangos ng ilong at nasa 5'5 ang height. Magandang araw, iha. Ako nga pala si Ed. Kakalipat ko lang dinis sa kabila. Pasensya na kung naistorbo kita, ha? Ika ni Tatay Ed. Hindi naman po, wala naman po akong ginagawa. May maitutulong po ba ako? Tanong ko bilang paggalang. Ay, wala naman. Inihatid ko lang itong laing na niluto ko para sana'y maibigay sa mga bago kong kapitbahay.
sabay bukas ng takip. Naamoy ko ang pinakamabangong laing sa buong buhay ko. Sakto dahil hindi pa rin ako kumakain ng tanghalian. Inabot niya sa akin ang mangkok na may lamang laing. Maraming salamat po dito, tatay. Ano nga po ulit ang pangalan ninyo, tay? Tanong ko dahil hindi ko natandaan ang pangalan niya dahil natuon ang paningin ko sa dala niyang laing. Ed. Tatay, Ed na lang. Yun din ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Magiliw niyang tugon. Okay po, salamat po ulit, Tatay Ed. Sakto dahil hindi ako nakabili ng tanghalian para sa amin ng asawa ko. Muli kong pagpapasalamat. Tila naging seryoso ang mukha ni Tatay Ed at sinabing, "Ay, may asawa ka na pala. Hindi halata, napakabata mong tignan." Boyfriend po ang ibig kong sabihin. Hindi pa naman po kami kasal pero sabay himas sa aking tiyan. Okay. Pasensya na at akala ko'y nagbibiro ka lang kanina. Sana pala'y dinagdagan ko dahil para talaga sa isang tao lang yung naibigay ko. Muli ay parang seryoso na naman ang pagkakasabi niya. Dahil hindi ko pa naman siya masyadong kakilala ay nakaramdam ako ng kaunting pagkailang sa aming pinag-uusapan. Hindi ako nakasagot kaagad at bigla siyang tumawa ng malakas. Biro lang, marami yan at kasya yan sa inyo ng boyfriend mo. Balikan ko na lang ang mangkok kapag wala ng laman ha dahil may aasikasuhin pa ako. O siya, maiwan na kita iha. Tumalikod siya at umuwi na sa inuupang apartment na isang kwarto ang pagitan mula sa amin. Naging madalas ang paghahatid ng ulam ni Tatay Ed sa bahay. Dinadagdagan na rin niya upang makatikim din si Mon. Tinatanggap ko naman dahil wala namang masama at kusa naman niya itong ibinibigay. Parang mas nakakahiya kasi kung tatanggihan ko. Sabi naman niya kasi lahat kaming kapitbahay niya ay binibigyan niya. Kung ano man ang lutuin niya bilang pakikisama. Madalas ay nauuwi sa mahabang kwentuhan ang paghahatid niya ng ulam. Nakakalungkot din kasi ang maiwang mag-isa sa apartment. Sakto dahil mag-isa lang din si Tatay Ed sa inuupahan kaya't ramdam namin ang isa't isa. Ayon sa kanyang kwento ay isa siyang retired na sundalo. Matagal na raw siyang biyudo at nasa Amerika na ang kanyang dalawang anak. Ang ipinapadala ng mga ito at ang pension niya na lang daw ang naging source of income niya simula nang mabiyudo siya. Natuwa ako sa naging pakikitungo sa akin ni Tatay Ed, Papa Dudut. Matapos ang panandali ang pagkailang ay gumaan na ang loob ko sa kanya. Dahil na rin siguro, lumaki ako ng walang kasamang ama kaya't sa kanya ko naramdaman ito. At sa tuwing magpapadala ang mga anak ni Tatay Ed ng balikbayan box, ay inaabutan niya ako at ang ibang kapitbahay ng spam, corned beef, cereal, chocolates at iba pang mga produktong galing sa Amerika. Minsan nagtataka na lang si Mon kung saan ko kinukuha ang mga yon. Sinasabi ko naman na galing yon sa kapitbahay pero ramdam ko sa kanya na wala siyang pakialam. Naging madalas ang pagkukwentuhan namin ni Tatay Ed sa labas ng bahay. Hindi lang naman ako ang kakwentuhan niya. Kasama rin minsan sa umpukan ang ilan naming kapitbahay na naging close ko na dahil din sa kanya. Nung una kasi hindi ako halos kakilala ng mga ito dahil madalang akong lumalabas. Madalas ang kwentuhan namin ay tungkol sa mga anak niya. O kaya naman ay ang namayapa niyang asawa. Minsan naman ay ikikwento niya sa amin yung mga naging karanasan niya noong sundalo pa lamang siya. Pero isang araw ay nagulat ako nang bigla niyang banggitin ang pangalan ng boyfriend kong Simon noong umalis na ang iba naming kakwentuhan. Kumusta na nga pala Simon? Madalang ko na lang siyang makitang nauwi sa inyo. Bigla na lang niyang pasok na malayo sa nauna naming pinag-uusapan. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil masakit para sa akin ang narinig kong yon. Ayaw ko namang pag-usapan ang personal kong problema dahil magmumukha akong nanghihingi ng simpatya. Busy lang po sa trabaho. Madalas kasi siyang pinag-i-straight ng bisor nila dahil kulang daw sa tao. Pumapayag naman siya dahil kailangan din namin lalo na kapag nanganak na ako.
Sagot ko. Sa bagay, sayang din ang OT. Napakabait nga ng asawa mo at kahit may sarili ng binubuong pamilya ay hindi pa rin nakakalimot sa mga kapatid at mga magulang. Nakakahanga ang ganun. Nangingiti niyang kwento. Nagtaka naman ako dahil hindi ko alam kung saan galing ang ideyang yon dahil hindi naman ako nagkikwento sa kanya tungkol sa pamilya ng ex ko. Hindi kasi kasundo ni Moa ng mama niya simula nang magloko ito at magkaanak sa ibang lalaki. Yun kasi ang naging dahilan kung bakit namatay ang kanyang tatay at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tita. Napansin siguro ni Tatay Ed na iniisip ko kung paano niya nasabi yon kaya't muli siyang nagsalita. Nagkita kasi kami ni Mon sa ospital noong nakarang linggo. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Ospital? Bakit po? Anong ginagawa niya sa ospital? Pagtataka ko dahil wala namang nabanggit si Mon na nagpunta siya sa ospital. Eh akala ko ikaw ang kasama niyang babae noon. Kaya nilapitan ko. Kaso eh kapatid pala niya. Sinamahan daw niya magpa-check up dahil hindi pinanagutan ang nakabuntis. Buti itong si Mon at may bayag at hindi ka tinakbuhan. Mga kabataan talaga ngayon. Kwento niya habang napapailing. Parang umakyat ang lahat ng dugo sa aking ulo dahil sa mga narinig ko. Imposible kasing kapatid ni Mon ang kasama niya dahil parehas lalaki ang naging kapatid niya sa ina. Nangilid ang luha ko at gusto kong magmura ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Tumayo ako at nagpaalam kay Tatay Ed na mag-aasikaso na muna sa bahay. Huwag mo nalang banggitin kay Mona na ikwento ko sa iyo ang tungkol doon ha. Ang banggit kasi niya sa akin ay ayaw raw niyang ipaalam sa iyo na tumutulong siya sa kapatid niya. Baka raw kasi magalit ka na doon lang napupunta ang sahod niya. Mahabol niyang bilin. Pagkasarado ko ng pinto ay hindi ko napigilang bumuhos ang aking emosyon. Tulo ng tulo ang luha ko at halos mapahagulhol ako sa mga nalaman ko. Yung dating hinala ko ay napatotohanan ni Tatay Ed, ang sama ng loob ko. Galit na galit ako noon kay Mon, Papa Dudut. Ang dami kong gustong gawin, kung dati ay gusto kong magpakamatay kasama ang anak namin, nung oras na yon ay mas gusto ko siyang patayin. Naisip ko na bakit ko sasayangin ang buhay namin ng anak ko kung wala namang pakialam sa amin ang tatay niya. At baka mas lalo lang itong maging masaya kapag nangyari yon. Gusto ko siyang pahirapan. Gusto kong magmakaawa siya sa akin para sa buhay niya. Alam kong kasalanan ang mga naiisip ko noon pero hindi ko mapigilan dahil sa sobrang sakit. Nung umuwi siya kinabukasan ay nag-ipon ako ng lakas ng loob para pag-usapan ang mga nalaman ko. Habang umiinom siya ng kape ay tinanong ko kung kumusta ang pagpunta niya sa ospital kasama ang kanyang kapatid. Halatang nagulat siya sa mga narinig mula sa akin pero mas pinili niyang magmaang-maangan. Anong ospital? Ano namang mga pinagsasasabi mo? Nangiinsulto niyang tanong. May nakakita sa iyo sa ospital? Sino yung kasama mo? Pilit kong pagpapaamin sa kanya. Tingnan mo nga ako, Len. Pagod ako. Wala akong panahon makipagtalo sa iyo. Muli niyang pagtanggi. Kapag sa akin wala kang panahon, kapag sa ibang tao marami kang oras. Sabihin mo nga sa harapan ko, Mon. Ano bang meron tayo ha? Madiin ngunit may pagkahina kong tanong sa kanya dahil nahihiya kong marinig kami ng mga kapitbahay. Tumayo siya at nagtungo sa lababo. Padabog niyang nilagay ang ginamit na tasa at saka pumasok ng kwarto pero hindi pa niya naisasara ang pinto ay pumasok na kagad ako. Kinuha niya ang tuwalya at akmang lalabas ng kwarto pero hinarangan ko siya. Umalis ka dyan, maliligo na ako. Walang emosyon niyang sinabi sa akin. Please naman Mon, kausapin mo naman ako. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari sa atin. Madalang ka nang umuwi, hindi ka na tulad ng dati. Ano bang problema? Hindi ko na napigilan ng mapahagulhol. Alam mo kung ano ang problema natin? Simula nang tumiret tayo dito, wala ka nang ginawa kundi ang pumutak ng pumutak. Naririndi na ako sa iyo, sagot niya. Ngayon, ako pang may kasalanan? Sino bang may tinatago?
Sino bang hindi umuwi? Ako ba? Ha? Ako ba? Panunumbat ko. Yan, kagaya niyan. Anong tinatago na sinasabi mo? Palagi ka na lang tamang hinala. Pilit niyang binubuksan ang pinto pero hindi ako umaalis sa pagkakaharang dito. Bakit kasi hindi mo na lang aminin? May nakakita sa iyo kasama yung babae mong haliparot at mas mauuna pa pala siyang manganak sa akin. Kaya pala hindi ka na umuwi dahil mas importante sa iyo yung anak mo sa babaeng yon. Hagulhol ko habang pinaghahampa siya. Sinasalaglang niya ang lahat ng mga ito. Alam mo, nakakarindi ka na talaga. Puro ka pag-aakusa. Wala na akong ginawang tama sa paningin mo. Kung ayaw mong puro ako trabaho, pwede naman. Pero huwag kang aangal kapag asin ang inuula mo. Muli ay pilit niyang binuksan ang pinto. Inarangan ko siya pero mas malakas na ang puwersa niya kesa noong una. Sinundan ko siya pero nakapasok agad siya sa banyo. Bumalik ako sa kwarto at doon ay iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Paulit-ulit kong narinig ang mga salitang binitawan niya noong nagtatalo kami. Hindi ko matanggap na sa bandang huli ay ako pa pala ang may kasalanan. Masakit yon, Papa Dudut. Sobrang sakit. Matapos ang komprontasyon na yon ay mas naging magulo ang aming relasyon. Para itong bangka na parami ng parami ang butas at unti-unting lumulubog. Wala nang pag-asang maisalba dahil ako na lamang ang mag-isang sumasagwan. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na namin kayang pakisamahan ang isa't isa. Aaminin ko na noong una ay sobrang sakit lalo na sa kalagayan ko, Papa Dudut. Wala akong ibang malalapitan dahil ang tagal naming itinatago ang pagbubuntis ko sa mama ko. Pero naisip ko na mas masakit kung patatagalin pa namin. Dahil sa nangyari ay ipinalam ko sa mama ko ang lahat. Pero dahil walang pamasahe pa uwi ng probinsya ay sa tawag ko lang ito nasabi. Natakot din ako kung sakaling sa personal ko sasabihin dahil baka hindi na niya ako tanggapin. Pero doon ko nga na-realize na sobrang mahal ako ni mama. Sa una, hindi niya naiwasang magalit at manumbat. Naintindihan ko naman kung bakit niya nasabi ang mga nasabi niya. Pero pagkatapos niyang masabi ang lahat ng sama ng loob ay tinanong niya ako kung saan ako tumutuloy at kung may kinakain pa raw ba ako. Kaagad na lumuwas ng Maynila si mama at sinamahan ako sa inuupahan kong kwarto. Napagkasunduan kasi namin ni Mon na hanggat hindi ako nanganganak ay sagot niya ang lahat ng gastusin at ang tutuluyan ko. Mas pinili ko na rin hindi umuwi dahil ayaw kong bigyan ng kahihiyan ng buong pamilya ko. Nung una ay hindi kami masyadong nag-uusap ni mama kahit na buong araw na kami lang ang magkasama sa bahay. Alam kong may sama siya ng loob sa ginawa ko at ramdam ko yon. Pero mas nang ibabaw ang pagmamahal niya bilang isang ina. Ma, sorry, hindi ko sinasadya na ma-disappoint ka. Niyakap ko siya isang araw habang nagwawalis. That time ay naramdaman ko na lamang na kailangan ko siyang mayakap dahil hindi niya deserve lahat ng sakit na idinulot ko. Ang dami niyang dinanas na hirap para lamang buhayin ako simula nang mawala si Papa. Pero paulit-ulit ko siyang nasasaktan. Narinig ko ang paghikbi ni Mama, mas lalo akong nakonsensya kaya mas lalo kong hinigpitan ang yakap sa kanya. Hindi ko na malaya na parehas na kaming humahagulhol habang yakap ang isa't isa. Naalala ko tuloy sa tuwing may nagagawa akong mali noong bata, pagagalitan niya ako pero sa huli ay yayakapin at sasabihin ang naging mali para hindi ko na ulitin pa. Iyak ako ng iyak kay Mama, Papa Dudut. Kagaya ng dati sa kanya ko ay binuhos ang lahat ng bagaheng daladala ko simula nang umalis ako sa bahay. Narealize ko na kahit anong pagtakbo ang gawin ko ay siyang mananatiling tahanan at palaging uuwian ko. Tahana! Iwasan mo nang madalas na pag-iisip sa mga nangyayari. Makakasama yan sa apo ko, pagpapatahan niya sa akin. Ma, paano mo kinaya? Tanong ko. Ang alin? Balik na tanong niya.
Yung kay Papa, tugon ko naman. Siyempre kinaya ko yun kahit malaki. Masarap eh, natatawa niyang sagot. Nung una ay hindi ko magets ang tinutukoy niya at bakit natatawa siya. Pero nang maisip ko ang ibig niyang sabihin ay napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at napatawa. Mama, ano ba yan? Natatawa kong sabi sa kanya. Pinunasan ko ang mga luha ko at muling yumakap sa kanya. Pinapatawa lang kita. Tumigil ka na kasi sa pag-iyak mo. Hindi ako matapos-tapos sa hinuhugasan ko. Pagpapatahan niya sa akin. Hindi ako bumitaw sa pagkakayakap sa kanya hanggang sa bigla akong tinapik ni Mama. May tao, Len. Bumitaw ako sa pagkakayakap at tinignan ko kung sino ang tinutukoy niya. Ay, Tatay Ed, kayo pala. Hulaan ko ha. Ulam na naman yan, no? Bati ko sa kaibigan kong si Tatay Ed. Nabanggit mo kasi kahapon na ngayon ang dating ng mama mo kaya't naisipan kong magluto, sagot niya. Sino yan? Bulong ni Mama. Ay, pasok ka Tatay Ed para maipakilala kita kay Mama. Pag-aya ko rito. Pumasok naman ito at dumiretsyong umupo sa upuan na nasa tabi ng pintuan. Lumapit ako rito at kinuha ang dala-dala nitong ulam. Amoy pa lang ay napakasarap na. Naku ma, kailangan mong matikman to. Lalo na yung laing niya sobrang sarap. Pagbenta ko sa luto ni Tatay Ed. Sakto, magtatanghalian na rin tayo. Dito na po kayo kumain at marami akong sinaing. Pag-aya pa ni Mama. Tumugon naman ito at kumain kami ng sabay-sabay. Simula noon ay naging mas close na silang dalawa. Napansin ko ang pagiging blooming ni Mama simula nang makilala si Tatay Ed. Simula kasi nang mamatay si Papa ay hindi na siya nagkaroon ng seryosong relasyon. Palaging ako ang nasa isipan niya. Naisip ko na panahon na para sarili ko naman ang isipin niya. After all ay deserve niya ang maging masaya. Nung una ay tuwing tanghalian lang namin nakakasabay si Tatay Ed. Pero hindi kalaunan ay maging sa hapunan ay inaaya na rin siya ni Mama. Para kaming isang pamilya, Papa Dudut. Tila ba napuna ni Tatay Ed ang isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang nararamdamang may kulang. Bata pa lamang ako ay pangarap na akong magkaroon ng isang ama. Hindi lang basta ama kundi isang mabuti at mapagmahal na ama. Naramdaman ko yon sa kanya, Papa Dudut. Mula sa pamamalengke hanggang sa pagsisimba ay naging katuwang ni Mama si Tatay Ed. Halos hindi na sila mapaghiwalay. At dahil parehas naman na silang nasa hustong gulang at wala akong naging pagtutol sa kung anuman ang relasyon nila. Nakita ko kasing masaya si Mama kaya sobrang saya ko na rin para sa kanya. Ganon din kay Tatay Ed na hindi nagtagal ay itinuring ko ng parang totoong tatay dahil nagsama na sila ni Mama. Nung umpisa ay nakaramdam ako ng lungkot dahil doon natutulog si Mama sa bahay ni Tatay Ed. Pero naiintindihan ko naman yon. Paminsan-minsan ay sa bahay sila natutulog dahil pakaramdam ko ay inaaswang ako lalo na kung malapit na akong manganak. Pakaramdam ko kasi palagi may taong nakatingin sa akin tuwing madaling araw. Madalas din ako makakita ng anino sa labas ng bahay na tila ba minamanmanan ako. Baka naman nananaginip ka lang anak. Ang sabi ni Tatay Ed, anak na kasi ang tawag niya sa akin simula na magsama sila ni Mama. O baka dala ng pagbubuntis mo, hindi kaya? Segunda naman ni Mama. Hindi ko rin po alam eh, pero dati pa naman akong may nakikitang anino na umaalagid tuwing madaling araw. Mas dumalas lang nitong mga nakaraang gabi, pagpapaliwanag ko. Hindi naman ako masyadong nag-alala noong una dahil kung magnanakaw yon ay wala siyang makukuha dahil wala naman masyadong gamit sa bahay. Eh gusto mo, dito na lang kami matulog ng mama mo para masamahan ka namin. Kahit hanggang sa mga nakalang. Suhestyon naman ni Tatay Ed. Nag-isip ako saglit dahil kung ako ang tatanungin ay mas gusto ko na kasama si Mama sa bahay. Kaya nga mas mapapanatag ako kung dito kami ni Tatay Ed mo matutulog. Pwede naman tayong magpagawa ng dalawang maliit na kwarto para may sarili kang space, pagsang-ayon ni Mama sa sinabi ni Tatay Ed. Pumayag na rin ako, Papa Dudut, para nasa isang bahay na lamang kami ni Mama. Hindi na rin naman ibang tao si Tatay Ed kaya ayos lang sa akin na tumira kami sa iisang bubong. Hindi naman binitawan ni Tatay Ed ang inuupahang bahay niya. Bukod kasi sa mura ang upa,
Katwira niya ay ang anak naman niyang nasa Amerika ang nagbabayad noon. Hindi rin kasi magkakasya sa bahay kung ililipat niya ang lahat ng kanyang gamit. Gumawa si Tatay Ed ng dibisyon para parehas kaming may personal na space. Dahil wala naman akong pera bukod sa ibinibigay ni Mon ay kinulang kami sa budget kaya't kortina lang ang nagsilbing pinto ng aking kwarto. Ganon din ang kinamama Papa Dudut. Pero okay na rin kaysa sa wala. Hanggang sa mga anak ako ay hindi nawala ang pakiramdam ko tuwing gabi. Kahit na doon natutulog si na mama ay may nararamdaman pa rin akong nagmamanman sa akin. Isang gabi ay nagising ako nang biglang umiyak si Liam. Nasa 6 na buwan siya noon at wala na akong gatas kaya tinimplahan ko siya at pinadede. Habang pinapatahan ko ang aking anak ay may anino akong naaninag sa bintana. Kinabahan ako kaya't napatayo at napalabas ng kwarto. Napasigaw ako nang makita si Tatay Ed na nakatayo sa aking kaliwa. "May tao," bulong niya. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Lumapit ako kay Tatay Ed at sinilip si Mama kong gising pero nakita kong tulog na tulog ito. Niyakap niya ako ng saglit at saka sinabing huwag akong gagawa ng ingay. Dahan-dahan siyang lumabas para tignan kung sino yon. Pagkabukas niya ng pintuan ay sumigaw siya ng, "Hoy, sino ka?" Dali-daling lumabas si Tatay Ed at sinundan ng tumakbong may-ari ng anino. Nagising si Mama dahil sa sigaw ni Tatay Ed. Lumabas siya habang ako naman ay kinuha ko ang anak ko na noon ay nagising din. Sumunod ako kay Mama at sinilip kong ano ang nangyayari. Nakita kong lumabas din ang ilan naming kapitbahay na nagising dahil sa komosyon. Pagbalik ni Tatay Ed ay kagad siyang sinalubong ni Mama. "Anong nangyari?" nag-aalalang tanong ni Mama. Napatingin sa akin si Tatay Ed at parabang nagtatanong kung sasabihin niya yung nakita naming anino. "Naabutan niyo po ba o nakilala man lang?" Segunda kong tanong. Lumingon sa akin si Mama. "Anong nangyayari? May nanakit ba sa'yo?" tanong sa akin ni Mama. "May nakita po kasi kami kanina na anino sa bintana. Nung nilabas ni Tatay Ed ay biglang tumakbo," sagot ko kay Mama habang hinihele si Liam. "Diyos ko, ay mabuti na lang at nagising ang Tatay Ed mo. Kung hindi ay baka may masamang nangyari na sa inyo ng apo ko," nag-aala lang sabi ni Mama. Umalis si Tatay Ed para ipablatter ang nangyari. Habang hinihintay namin siya ni Mama ay nakipagkwentuhan kami sa mga kapitbahay namin. Tinanong ko kung may nakikita ba silang kahinahinalang tao tuwing gabi. Wala naman daw. Hanggang sa makauwi si Tatay Ed at nagpaalam na kami sa mga kausap namin. Medyo maghuhumaga na rin kasi kaya inaantok na ako. Pagpasok ko ay napansin kong may maliit na patak ng dugo ang damit ni Tatay Ed. "Tay, ano nangyari sa iyo? Bakit may dugo ka?" Napalabas naman si Mama na noon ay pumasok na sa loob ng kwarto nila. "Dugo? Nasaan? Anong nangyari?" natatarantang tanong ni Mama. "Wala ito, baka nakuha ko habang tumatakbo kanina. Nataliso din kasi ako sa pagmamadali," katwiran niya. "Akala ko naman kung ano na." "O ay siya, matulog na tayong lahat at anong oras na? Mamimili pa ako mamaya." Pumasok na si Mama at pinasunod na si Tatay Ed. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising dahil sa puyat. Nakita ko si Tatay Ed na nakatayo sa paanan ko. "Tay, bakit po?" tanong ko. "Ah, kanina kasi ay umiiyak si Liam kaya tinapik-tapik ko. Mabuti at nakatulog din," sagot niya sabay labas ng kwarto. Tinignan ko ang anak ko pero mahimbing naman ang pagkakatulog. Lumabas ako ng kwarto para maghilamos at tignan kung may naihanda na si Mama na pananghalian. Nakita ko na may sinaing na, may piritong itlog at hotdog na rin sa lamesa. "Umalis si Mama, Tay," tanong ko kay Tatay Ed na noon ay nagkakape sa tapat ng pintuan na parabang may hinihintay. "Ah, oo. Hindi ba't sabi niya ay may bibilhin siya?" sagot niya matapos humigop ng kape. Narinig ko na sinara niya ang pintuan at naramdaman na naglakad papunta sa akin. "Oo nga pala. Nawala sa isip ko eh, kumain na ba kayo, Tay? O sisa ko?" "Hindi, nagkape lang ako at wala akong ganang kumain," tugon niya sabay taas ng tasang hawak.
Napansin ko na nakabalot ng brown na bandage ang kanyang kamao. Ano pong nangyari sa kamay ninyo? Nag-aalala lang tanong ko. Wala ito, hindi ba't kagabi ay natalisod ako? Hindi ko sinasadyang naitukod itong kanang kamay ko. Kagabi wala naman akong naramdaman. Bigla na lang namaga kaninang pagising ko eh. Paliwanag pa niya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako sa likod. Huwag kang mag-alala, okay lang ako dahil malayo naman ito sa bituka. Ayos lang sa akin ang masaktan ako pero hindi ko ahayaan na may masamang mangyari sa inyo ni Liam. Paniniguro sa akin ni Tatay Ed habang yakap pa rin ako. Nagulat ako sa ginawa niya pero siguro ay nag-worry lamang siya sa akin. Nakita niya kasi na sobra ang panginig ko noong malaman na may tao sa harapan ng bahay namin. Noong akmang kakawala na ako sa pagkakayakap niya ay naramdaman ko na bigla itong humigpit. Inalapit niya sa lego ang bibig niya kaya ramdam ko ang malalim niyang paghinga at amoy rin bahagya ang alak sa bibig niya. Ang akala kong kape na hinihigop niya ay tasa pala ng alak. Tay, nasasaktan ako. Nakainom ba kayo? Pagpupumiglas ko sa kanya pero mas lalong humigpit ang pagkakayapos niya sa akin. Halos sinisiko ko na nga siya para makawala ako pero mas lalo siyang naging agresibo. Naramdaman ko na lamang na ikinikis-kis niya ang kanyang hinaharap sa likuran ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot. Hindi ko alam ang gagawin ko at hindi ako makasigaw para humingi ng tulong. Ganon pala yon, Papa Dudut. Kapag nasa sitwasyon ka na mismo ay para kang binubuhusan ng sobrang lamig na tubig. Kahit na anong tapang at anong paghahanda ang gawin mo ay wala ka talagang magagawa. Nararamdaman ko na lamang na tumutulo ang luha ko. Alam ko na gusto mo rin to. Ano, gusto mo hindi ba? Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Nagsimula siyang halikan ako sa leeg at hawakan ang masiselang bahagi ng katawang ko. Narinig ko na umiyak na ang anak ko noon kaya nagising ang ulirat ko. Hindi ko alam pero nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumaban. Nakawala ko sa kanya sabay takbo sa anak ko. Pero nagulat ako nang makita si mama na nakatayo sa pintuan. Nakatulala siya. Marahil sa sobrang takot ay hindi ko na namalayan na bumukas ang pintuan. Lumapit ako kay mama at sinabing pinagsasamantalahan ako ni Tatay Ed pero ngumiti lang siya. Kumain na ba kayo? Nagluto ako ng hotdog at itlog kanina, nagsaing din ako. Tumulo lang ang luha niya habang ibinababa sa mesa ang pinamili. Paglingon ko ay nakita kong pumasok si Tatay Ed ng kwarto nila. Nakayuko. Ma, umalis na tayo dito. Umuwi na tayo sa probinsya. Pagsusumamo ko kay mama pero parang wala siyang narinig. Si Liam umiiyak, timplahan mo ng gatas at baka nagugutom. Hindi ko maunawaan na bakit ganon ang reaksyon ni mama sa mga nakita niya pero iyak ako ng iyak na parang bata. Maano ba? Bakit ayaw ninyong makinig? Tumaas ng bahagya ang boses ko. Naramdaman ko na lamang na dumapo ang kamay niya sa kaliwang pisngi ko. Natulala lamang ako. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyayari. Pagkatapos kasi akong pagsamantalahan ay bigla na lamang akong sinampal ng nag-iisang taong dapat kong hinga ng tulong. Manahimik ang malandika. Gusto mo pa bang ng skandalo? Ha? Lahat ng hirap dinanas ko sa'yo. Ngayon lang ako naging masaya tapos gusto mo pang agawin? Sumbat niya sa akin habang nanlalaki ang mga mata. Ma, pinagsamantalahan ako ng asawa mo. Wala akong inaagaw. Hagulhol ko. Umalis ka rito kung gusto mo. Total eh, kami naman ang nagbabayad ng upa sa bahay na ito. Matagal ka nang inabandona ng lalaki, nagparaos lang sa'yo. Galit na galit niyang sabi sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa. Hindi ko alam kung ano ang pinakain ni Tatay Ed sa mama ko pero sobrang sakit. Ang mga nanggagaling na mga salitang yon sa kanya. Alam kong marami akong kasalanan pero hindi dahilan yon para pag-isipan niya ako ng masama. Nakita ko na lamang ang sarili ko na naglalakad bit-bit ang isang bag ng damit. At karga ang umiiyak kong anak na noon ay 6 na buwan pa lamang. Iyak ako ng iyak dahil wala akong pupuntahan. Di ko alam kung paano ko itatawid ang araw na yon at ang mga susunod pang mga araw. Bukod sa isang bag at ang aking anak, daladala ko rin ang sakit at ang bigat ng pag-akusa sa akin ni mama.
At dahil wala akong alam na pwedeng lapitan ay naglakas loob na lamang akong puntahan si Mon. Noong panahon na yon ay may kinakasama na siya, si Paloma. Pero sinabi ko naman na wala akong balak na manggulo. Wala lang talaga akong mahinga ng tulong. Naikwento sa akin ni Mon na siya pala yung lalaki na pumunta sa bahay at nakita kong anino. Pero yun daw ang una at huli. Gusto raw kasi niyang makita ang anak niya kaso ay nahihiya siya sa ginawang pag-iwan niya sa akin. Nakita ko ang mga pasa sa mukha ni Mon at sinabi niya na sinaktan siya ni Tatay Ed. Hindi na raw siya nagsumbong sa mga pulis dahil baka siya pa ang makulong. Nalaman ko rin na hindi totoo na nakita sila sa ospital kagaya ng kwento ni Tatay Ed. Wala pa raw sila ni Paloma noon at nagkamabutihan lamang noong maghiwalay kami. Nakahinga ako ng bahagya sa mga nalaman ko. Pero nakaramdam din ako ng takot. Nakahinga ako dahil naging tapat naman pala sa akin si Mon during our relationship. Natakot dahil noon pa pala ako minamanipula ni Tatay Ed. Natakot din ako para kay Mama dahil pakaramdam ko ay ginagamit lang siya ni Mang Ed para makapasok sa buhay ko. Ang hiningi ko lang noon ay matutulungan for one night. Pero mabait si Paloma, Papa Dudut. Pinatuloy niya ako sa kanila hanggang sa makabangon ako. Tinulungan niya ako makapasok sa call center company na pinagtatrabahuhan niya. Naging pangalawang ina rin siya ng anak namin ni Mon. Noong ko napagtanto na hindi kami ang para sa isa't isa ng ex ko. Nakita ko kasi kung paano siya nagbago sa relasyon nila. Malayo sa Mon na nakilala ko. Minsan ay nakakaramdam ako ng kaunting sakit dahil yon ang ugali na hinahanap ko sa kanya. Pero siguro hindi siya naging ganoon dahil hindi rin ako naging katulad ni Paloma na napaka maunawain. Hindi kami naging masaya dahil parehas kaming may problema. Pagkalipas ng isang taon ay nakapagdesisyon akong huminto muna sa pagtatrabaho para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ginamit ko ang naipon ko para ipamuhunan sa pagtitinda ng lutong ulam. Tinulungan din ako ni Mon at Paloma dahil nagpapa-order sila ng mga tinta ko sa mga dati naming kaopisina. Akala ko noon ay okay na ako. Akala ko ay tapos na yung bangungot na dinanas ko mula kay Mama at kay Tatay Ed pero hindi pa pala, Papa Dudut. Nagsimula kasi ako makatanggap ng mga hindi kilalang tawag. Pero sa tuwing sinasagot ko ay walang nagsasalita. Nagsimula na ako makaramdam ng takot at bumalik ang lahat sa akin. Isang gabi habang papauwi kasama ang dalawa kong kaibigan na sina Madel at Cyril ay nagulat ako. Dahil nakasalubong ko si Tatay Ed. Inagpasan lamang niya ako pero matalim ang titig niya sa akin. Anong nangyari sa iyo, be? Okay ka lang? Tanong ni Madel dahil bigla akong huminto sa paglalakad at tumalikod para sundan kung saan nagpunta si Tatay Ed. Lumingon pa ito ulit at tiningnan ako. Dali-dali kong inaya palayo ang mga kasama ko. Tanong sila ng tanong pero hindi ko masabi ang dahilan kung bakit ako nataranta. Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ni Cyril sa akin. Wala, kailangan ko lang makauwi kaagad dahil yung anak ko baka hinahanap na ako. Pagsisinungaling ko sa kanila. Hindi ko na ikinuwento ang nangyari kina Paloma at Mon. Hindi ko rin naman sigurado kung namamalikmata lamang ako pero dala ko pa rin ang pangamba na baka si Tatay Ed nga ang nakita ko. Iniling ko na lamang na sana ay guni-guni ko lamang yon. Pero hindi niya ako tinigilan, Papa Dudut. Sumunod na gabi naman ay nakita ko siya sa kinakainan naming fast food ng mga kaibigan ko. Natatandaan ko pa na may pinagtatawa ng kaming video sa cellphone ni Cyril pero bigla akong natigil. Nang makita si Tatay Ed na nakatitig sa akin, ilang mesa lamang ang layo mula sa inuupuan ko. Tumayo ako at agad na nagpaalam. Be, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Madel nang makita na nagmamadali ako. Uuwi na ako, hinahanap na raw ako ni Liam. Iyak nang iyak, sagot ko. Eh paano yung in-order mo, be? Hintay mo na kaya tapos eh pasalubong mo na sa anak mo. Suhestyon naman ni Cyril pero hindi ako nagpapigil. Umalis kagad ako at sumakay ng taxi para makauwi. Pagkabayad ko ay nagmadali ako naglakad pero laking gulat ko. Nang makita ko na naman si Tatay Ed ilang metro ang layo sa bahay ni Namon. Hindi na ako nakapagpigil. Sinagawan ko siya at pinagmumura. Nakuha ko ang atensyon ng mga tao kaya't nakatingin sa akin ang lahat. Nagmamadali itong umalis nang makita na lumabas ng bahay si Namon.
Kaagad na lumapit sa akin si Paloma habang naiwan naman sa pinto si Mon karga si Liam. Napahagulhol ako nang yakapin ako ni Paloma. Anong nangyari? Nanginginig ka, usisa niya. Nasundan na niya ako. Anong gagawin ko? Ayaw niya akong tigilan, sagot ko habang umiiyak. Si Ed ba? Nasaan? Tanong niya ulit. Pero nang tingnan ko na muli ang direksyon nito ay hindi ko na siya nakita pa. Kaagad kami nagpa-blatter sa pulis pero nandoon yung pangamba ko na baka walang magawa ang mga ito dahil dating sundalo si Tatay Ed na may mataas na posisyon. Marami siyang kakilalang pulis at marami siyang koneksyon, Papa Dudut. Patago din akong lumipat ng matutuluyan. Nung una ay tinutulan ako ni Namon, ngunit naisip ko na kung alam na ni Tatay Ed kung saan ako tumutuloy ay mas lalo niya akong hindi tatantanan. Tumigil muna ako sa pag-aaral sa pangambang masundan niya ako sa bago kong inuupahan. Papa Dudut, lumala ang anxiety ko. Hindi ako makatulog sa gabi at hindi makakain sa araw. Minsan ko lang din nakakasama ang anak ko kapag binibisita ako ni Namon. Hindi naman nila ako pinapabayaan dahil nagdadala sila ng mga supplies dahil halos ayaw ko nang lumabas. Isang gabi habang pinipilit kong makatulog ay bigla akong nakarinig ng mga yabag sa labas ng aking kwarto. Pabalik-balik na ito na parabang may hinahanap. Nagsimula na akong kabahan at maiyak nang maisip ko na nasundan na naman ako ni Tatay Ed. Hindi ko na alam kung paano ako makakahingi ng tulong kinamon dahil noong mga panahong yon ay wala akong load. Nanginig ako at walang magawa kundi ang umiyak at halos nawala na ako ng pag-asa. Ilang segundo ng katahimikan ang umalingaw-ngaw nang bigla itong huminto sa paglalakad. Ngunit ang katahimikang yon ay nagbabadya lamang pala ng mas agresibong aksyon mula kay Tatay Ed dahil magkakasunod na katok ang narinig ko mula sa kanya. Halos nakikita ko ang paggalaw ng pinto sa bawat katok niya. Naging mas malakas ang mga katok kaya mas umigting din ang takot na aking nararamdaman. Ayaw ko man ngunit ang pagsigaw at pagising sa aking mga kapitbahay na lang ang naisip kong paraan para makahingi ng tulong. Sumigaw ako ng sumigaw upang maalarma ang mga nasa paligid ko. Pero mukhang mahimbing ang tulog nila at hinarang ko ang lahat ng pwedeng iharang sa pinto nang sa gayon ay hindi niya ako basta-basta mapapasok at masasaktan. Hanggang sa marinig ko na siyang magsalita. Mahal na mahal kita, Lenlen. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Wala na kami ng mama mo kaya malaya na tayo. Pwede na tayong magsama, sigaw niya. Mas lalong bumuho sa mga luha ko sa sobrang pangamba dahil wala na siya sa tamang pag-iisip. Ilang minuto lang, Papa Dudut, ay nawala ang ingay sa tapat ng aming kwarto at narinig kong may tumatawag sa aking pangalan. Sa wakas ay narinig din ako ng aking mga kapitbahay. Para akong nabunutan ng tinig pero ramdam ko pa rin ang takot na idinulot sa akin ni Tatay Ed. Nandun pa rin ang kaba dahil kahit na anong oras ay maaari niya akong balikan. Dumating si Namon at Paloma makalipas ang ilang oras. Pinayuhan nila ako na ipadampot na raw ito dahil sigurado naman ako na si Tatay Ed ang pumasok sa aking inuupahan. Mas ikakapahama ko raw kasi kung hindi ko gagawin yon kaagad-agad. Kinabukasan ay kagad ako nagtungo sa pulisya upang kasuhan si Tatay Ed. Ilang araw pa ako naghintay bago lumabas ang warrant of arrest at sakalang napagbigyan ang hiling ko na hulihin na siya. Isinama pa ako sa paghuli sa dati naming apartment para maituro ko at masigurado na tama ang taong huhulihin nila. Hindi na ako muaba ng sasakyan dahil nandun pa rin ang takot ko. Pero isang balita ang gumimbal sa akin. Wala na raw tao doon sa sinasabi kong adres. Buwaba ako para siguraduhin ang sinasabi ng mga pulis at para kausapin ang mga dati kong kapitbahay. Nilapitan ako ni Ate Marites. Hindi mo ba nabalitaan? Hindi ba sinabi sa iyo ng mama mo? Matagal nang patay si Tatay Ed. Nagbigti, kwento niya. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko yon. Imposibleng patay na si Tatay Ed. Dahil ilang gabi lang ang nakakalipas ay ginulo pa ako nito at narinig ko ang kanyang boses. Pero totoo nga ang sinasabi ni Ate Marites. Matagal nang patay si Tatay Ed at nagpatiwakal ito matapos akong paalisin ni Mama sa bahay. Ayon sa kanila ilang linggo pagkatapos kong umalis. Sa dating inuupahang bahay ay napansin ang mga dati naming kapitbahay
na madalas ang naging pag-aaway nila ni Mama. Hanggang sa narinig na lamang nila ang hiyaw ni Mama isang umaga dahil nakita nito na nakasabit na bangkay na si Tatay Ed. Sa ngayon ay maayos ang relasyon namin ni Namon, Paloma at Liam. Kagaya nga ng sabi ko ay naging isa na kaming pamilya. Nakagraduate ako at nagkaroon ng maayos na trabaho. Dahil sa tulong nila, naging maayos din kami ni Mama. Kalaunan ay natauhan siya sa mga nasabi at nagawa niya sa akin. Sino ba naman ako para tiisin siya? Mas marami akong nagawang kasalanan sa kanya. Naiintindihan ko naman kung bakit niya nasabi yon dahil sa sobrang pagmamahal. Maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyong basahin ang aking kwento, Papa Dudut. Umaasa ako na mapili po ninyo ang aking kwento dahil gusto ko itong magsilbing aral sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Lubos na gumagalang, Lenlen. Maraming salamat sa iyo, Lenlen, at sa matapang na pagbabahagi mo ng iyong kwento. Hindi man kayo sa huli ni Mon ay nakabuo naman kayo ng isang makulay at makabuluhang relasyon bilang mga magulang sa inyong anak na si Liam. Saludo rin ako sa iyo dahil iilan lamang ang kayang magpatawad at tumanggap ng sariling pagkakamali. Isa na namang makabuluhang kwento ang ating narinig, mga kastorya. Marahil ang kwentong ito ay maaaring magpatunay na ang wagas at tunay na pag-ibig ay hindi dapat naghihintay ng kapalit. Tandaan natin na kung magmamahal tayo dapat ay hindi sobra at palagi tayong magtitira sa ating mga sarili. Dahil lahat ng bagay hindi lamang sa larangan ng pag-ibig, kapag sumobra ay nagiging masama. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Again, maraming salamat sa inyo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.